Magandang araw mga peeps, nagbabalik na naman tayo. Ang gagawin naman natin ngayon ay siomay rice. Ayan, magpakululan tayo ng tubig at ito yung siomay na binili ni ate. Makakabili kayo niyan sa mga supermarket. At chicken nga yung binuksan natin mga peeps. Bali pwede nyo rin pala siyang pang negosyo mga peeps kung gusto nyo. Masarap na rin kasi yung timpla nito. Meron din tong pork, saka beef, saka shrimp. At ang tatak nga pala nito mga peeps ay yung dim sum factory. Ayan, kung makikita nyo naman sa pack, talaga namang may negosyo pack na nakalagay mga peeps. Kaya ako nag-iisip kayo ng small business, ayan, eto na ang sagot sa solusyon nyo. Ayan, bali kumuha tayo dito ng 34 pieces. Tapos ilalagay natin dito sa steamer. Steam nga pala yung gusto ni Esme, kaya steam yung gagawin natin dito mga peeps. Lagay lang natin yan sa kumukulong tubig na. Ayan, tapos takpan natin. Bali, ang nakalagay nga lang pala sa description ay 15 minutes lang na pakukuluan. Pero ako, higit 15 minutes ko yung pinakuluan. At habang ini-steam natin yung siomay doon, ayan, gawa muna tayo ng wangba natin. Magsasangag nga pala tayo ng kanin natin. Ayan, slicein lang natin sa maliliit na part. Pagka na-slice na natin, set aside muna natin. Tapos eto, kinuha ko na yung pangmalakasang kawali natin. Tapos used oil yung gagamitin natin dito, yung pinagprituhan natin ng pata para may lasa ng unti. Tapos ito nga pala yung kanin na tira natin kanina. Ayan, unti lang yung bawas nyan. Painitin lang natin yung kawali natin ng ilang minuto. Ayan, pag mainit na, lagayin natin yung wangba natin. Make sure na low heat lang yung gagamitin natin para maging golden brown at di masunog yung wangba natin. Ayan, halu-haluin lang natin. At pag golden brown na, maglalagay ako dito ng aligi. Ayan, sobrang solid niyang aligi na yan. In order ni Utol sa Shopee. At dahil sobrang lasa nitong aligi na to, ayan, 1 tablespoon lang ilalagay natin. Malasang malasa na yan. Ilagay na natin yung aligi na yan. Sobrang sarap niyan. Ito na nga rin pala yung gagamitin kong pampakulay sa sangag natin mga peeps. Ayan, kitang-kita niyo naman. Halu-haluin lang natin ng unti. Tapos pagkayari niyan, ayan, maglalagay rin tayo ng isang itlog. Irekta na natin dyan yung egg natin. Ayan, tas halu-haluin lang rin natin yung egg na yan. Sayang kung andito pa yung mixed vegetable ko. Talagang napaka-solid ng gagawin nating fried rice. At pag naluto na yung egg natin mga peeps, maglagay na tayo ng kanin. Ayan, durug-durugin lang natin yung kanin hanggang maghiwa-hiwalay. Ayan, pag hiwa-hiwalay na mga peeps, mag-a-add ngayon tayo dito ng salt. Ayan, tansyahan na lang yan mga peeps, depende sa alat na gusto nyo. Ayan, naglagay ako ng salt dyan, tas sinalo-halo ko. Naglagay din ako dito ng toyo, pang pakulay at pang palasa pa. Ayan, masarap yan. Ilagay lang natin yung toyo na yan, tapos halu-haluin natin. Tapos ayan na, goods na yung lasa ng fried rice natin. At pag goods na yung lasa ng fried rice mga peeps, gagawa na tayo dito ng sausawan. Ayan, naghiwa lang ako ng kalamansi dito. Tapos ito, yung chili garlic na ginawa ni Esme. Ayan, maglagay lang tayo ng toyo dito. Taktak mo yung Esme mo. Tinimplahan ko lang yan ng onting asukal para may tamis ng unti. Tas hinalo-halo ko. Tas eto na, ready to eat na. Siomay rice, siomay, siomay. Siomay rice, siomay, siomay. Ako ay nagugutom, gusto ko siomay rice. Siomay rice, siomay, siomay. Siomay rice, siomay, siomay. Ako ay nagugutom, gusto ko siomay rice. Siomay, siomay, siomay. Siomay kinakain ko, pinagutom ako. Gusto ko ng siomay, salso sa toyo. Na ito, gusto ko pa ng pito. Gusto ko pa ng pito. Gusto ko pa ng pito. Yeah, gusto ko pa ng pito. Yeah, lakong pake sa inyo. Basta ako kakain ng siomay hanggang ako'y maumay. Gusto ko ng siomay pre. Gusto ko ng siomay pre. Gusto ko ng siomay pre. Siomay rice, siomay, siomay.